Hello mga ka-GE, nagbabalik po tayo uli sa June Engine Channel mga ka-GE. May ibibigay lang ako sa inyo mga ka-GE ng tips para sa mga sasakyan na Hyundai H1 2016 model. Ito pong bomba na to is mahina na po siya. And nakasira na po siya ng crankshaft bearing. Tapos yung crankshaft nasira rin po kasi dahil po dito sa oil pump na to. Ang tips ko lang po sa inyo paano natin palalakasin itong oil pump na hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki or bibili ng bago. Ito mga ka-GE, papakita ko sa inyo. Kasi nabaklas ko na rin po ito. I-explain ko lang po sa inyo kung paano nyo palalakasin itong bomba na hindi kayo gumagastos. At sa mga mekaniko po na marunong naman po sa paggawa nito or sa hindi pa nakakaalam ng paraan na ganito, ito po papakita ko po sa inyo kung paano. Ito po, bubuksan po natin muna itong 8 pirasong tornilyo na to na size 10mm. Yan, tanggalin natin yan. Kasi yan po yung strainer niya, mga ka-GE. Yan na, mga ka-GE. Tanggalin natin si isa yan. Pakita ko sa inyo yung loob nito. Yan. Ito po. Kita nyo po itong gear sa loob. Yan. Na-set up ko na po yan. Papakita ko lang po sa inyo kung paano. Ito po yung mga ano niya sa loob. Tapos, ito po. May makikita po kayong tornilyo rito. Size 22. Ito tatanggalin natin. Naka-GE. Yan. Tapos may spring po sa loob yan, mga ka-GE. Ayan, mga spring sa loob yan. Kita ko sa inyo. Ito po yung spring niya sa loob, mga ka-GE. Ito po. Tapos may piston po yan sa loob. May piston po sa loob yan, mga ka-GE. Yan. Kita nyo po ba yung piston na lalaglag? Ito, mga ka-GE. Yan po, piston sa loob. Ang tanong, bakit humina ang bomba nyo ng langis ng makina? Kasi alam nyo bakit? Ito po ang tips po para palakasin nyo itong bomba. Dahil ito pong spring na to. Kasi pagbago po ito, mahaba po ito. Mahaba po itong spring. Sa tagal-tagal po, umiiksi po yan siya. Mga ka-GE. Kaya ang gagawin natin dyan mga ka-GE, sa mga mekaniko na nanonood ngayon, ito po ang diskarte nito. Ito po, hatakin nyo lang po ito, pahatakin nyo lang po yan, hatakin nyo po yan, para po humaba po siya uli mga ka-GE, or kung hindi nyo po mahatak, mag-add na lang po kayo ng spring na mga apat na ikot mga ka-GE. Huwag yung susobrahin nyo na mga 6-7 hanggang 4 lang po kasi para balik po sa normal yung pressure nya mga ka-GE. Ito mga ka-GE, ikakabit natin to ngayon para makita nyo kung paano. Ito na po yung piston, kabit na natin piston. Itong idudugtong natin sa kanya. Yan mga ka-GE, pasok natin. Tapos yung spring niya. Yan. Kita nyo nga po, may advance na siya. Diba, mga ka-GE? Kasi dati, wala yung ka-advance-advance mga ka-GE. Yan. Walang ka-advance-advance siya mga ka-GE. Wala kayong mapapansin dyan na ano, kasi mixi na siya mga ka-GE.
Ngayon, nag-add ako ng spring para lumakas po siya ng tamang-tama lang po na mabigyan niya po ng supply ng langis yung mga parts niya po sa loob ng makina. Katulad po ng mga crankshaft bearing, camshaft, connecting rod, tapos mga tensioner niya po, mga kadena niya. Yan po, para mabigyan niya po ng maganda-ganda po ng supply ng langis. Para hindi po siya tumunog yung mga parts niya po sa loob. Ayun nga mga ka-GE, nakita niyo rin naman kung ano yung advance nito mga ka-GE. Ngayon, kakapitan natin to mga ka-GE. Saan nyo lumalaban? Kapit na natin yan. Sunod natin yung gear niya mga ka-GE. Di ba may nakikita kayong marker dyan? May marker rin po ito. Yan lang, ganyan lang po kasimple yan mga GE. Yan po. Tapos, sunod natin dyan is yung cover niya po sa likod, yung strainer. Yan. Yan po. Ganyan lang po kasimple yan mga GE. Sa mga may sasakyan po ng Kia or mga Hyundai, eh kung namamahalan po kayo sa bago ng bomba ng langis ng makina nyo, eh pwede pong ma-repair yan, mga ka-GE. Ito nga po, sa mga mekaniko na hindi pa po ninyo alam kung paano ang diskarte po, binigyan ko po kayo ng tips kung paano nyo palakasin yung bomba ng langis ng makina nyo. At sa mga customer o may mga may-ari ng sasakyan katulad nito o sa mga Hyundai, eh ito lang po ang paraan na para pabalikin po ang pressure nung bomba ng langis ng makina dahil lang po doon sa spring. Ayun nga yung mga ka-GE, yung spring na yon. Nakita nyo rin naman pag matigas po yung spring, hindi nyo po mabatak-batak po o mahatak-hatak na ganun, eh mag-add na lang po kayo nung apat na ikot na spring para ilagay na lang po doon dagdag para magbigay po siya ng magandang pressure na magbibigay po siya ng langis. Supply po siya ng magandang langis. Yan po. Yan po ang tips ko po sa inyo kung paano palalakasin ang bomba ng langis ng makina nyo. Kasi karamihan po sa ibang mekaniko, hindi po nila alam ito kung paano nila palalakasin yung bomba ng langis ng makina. Kasi yung iba, nagpapalitan na ng bago. Eh, yung iba, siyempre, mga ibang customer nagtitipid. Kaya ito nga po, ipinakita ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng bomba na paano palalakasin at ano ang diskarte para rito sa bomba na to. Yun nga po, mga ka-GE, may tips na po kayo para dyan sa bomba na yan. Mga Hyundai, Toyota, Honda, mga GMC dito, American car, yan, nagre-repair po ako nyan. Pinapalakas ko po ang bomba nila. Pag yung customer po, low budget na po, at nakikiusap naman sila sa mga mekaniko na kung maaari lang na hindi si Natalin dito, pag-check mo. Yun nga mga ka-G, pasensya na kasi may dumating po na cylinder head. Yan po.
Yun nga po, nagbabalik po tayo mga ka-GE sa bomba na to. Yun nga po, yun nga, sa mga customer po na nagtitipid, kasi po nga, low budget na po sila, yun nga, kinakausap nila yung mekaniko na may paraan pa ba paano palakasin yung bomba ng langis ng makina nila. Sa akin, sabi ko, may paraan pa ako dyan. Paano ko papalakasin yung ano mo, yung oil pump mo kung tawagin dito, mga ka-GE. Ngayon nga po, pinakita ko na po sa inyo kung paano palakasin. Ang tips na tips ko po sa inyo na paano palakasin itong bomba ng langis ng makina. So, yan nga mga ka-GE. Nakita nyo rin naman kung ano po yung laman ng bomba na to. Yung piston, yung spring na dinagdagan ko po na apat na ikot para ho, balik po sa normal po yung pressure nitong bomba na to. Yan lang po mga ka-GE. Sana'y nagustuhan nyo tong video ko. Sa mga bago lang po sa channel ko, i-like and share nyo na po at subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga bago kong video. At sa iba pa pong mga video ko po, panoorin nyo rin po para may tips pa po rin po kayo kung paano yung gagawin yung sasakyan nyo, mga ka-GE. Yan po, maraming salamat po. Bye-bye.